De-escalate the tension in the South China Sea because it impacts our OFW in mainland China. It may impact. Hindi, wala pa naman nangyayari so far. Yun lang maganda. Pero pag hindi yan na-de-escalate at patuloy yan mag-escalate, iba ka nga naman. Yung mga pangangamba ng mga OFW nating kababayan sa Hong Kong at sa mainland, eh magkatotoo. At hindi naman, huwag naman sana. Kita-kita sa Hong Kong, marami pong Pilipino lumapit sa inyo doon, ma'am. At parang naiiyak na nag-aalala, very concerned na baka sila pahirapan mga among Chinese o pauwiin si Santihin sa trabaho bila-bila, pauwiin sa Pilipinas o di kay magkaroon ng magpagmamalabis dahil nga in return sa China hate dito sa Pilipinas. Ano bang sinabi sa inyo ng mga Pilipino sa Hong Kong, Prof? Oo nga eh, medyo na ano din ako eh, parang nalungkot ako na naiyak din ako kasi pag lumapit sila sa akin nung nandun ako nung June 29 at June 30 at saka July 1, kasi July 1 ako nandun din, dalawang araw na yon. Ang daming lumalapit na mga OFWs natin sa Hong Kong na umiiyak sila, ha? Hindi lang yung simpleng nagkukwento. Umiiyak sila na, "Ma'am, paano ba to? Tulungan nyo kami. Ma'am, paano ba ito na natatakot kami sa mga amo namin? Baka magalit sa amin. Kasi nga sa nangyayari dyan sa South China Sea, between China and the Philippines." Tapos may iba naman na ayaw na, "Ma'am," nagtatanong din, "Ma'am, okay bang umuwi sa Pilipinas ngayon? Kasi natatakot po kami." Tapos may iba naman na parang sinasabihan sila actually ng boss niya, nila, ha? Boss nila. And oh, take note, hindi lang Chinese ang boss nila. May mga boss yung iba nating mga kababayan na OFW sa Hong Kong, na mga Australian, ibang nationalities, pero dun nagtatrabaho sa Hong Kong, na sinasabihan daw sila na, "Ano bang klaseng gobyerno mayroon kayo? Hindi ba naiintindihan ng presidente nyo na ginagamit lang siya, ginagamit lang Pilipinas sa mga Amerikano at kawawa kayo, kawawa kayo." Para mga ganun na mga usapin ba na sinasabihan sila ng boss nila, na take note, ang mga boss nila iba-iba din, may mga Chinese, may mga foreign nationals na iba na nasa Hong Kong, kasi Hong Kong is an open city, an open ano area, no? So sabi ko sa kanila, at ang karamihan ng kanilang hinaing is more on natatakot sila na baka ma-discriminate sila, kasi nga kung tumataas ang xenophobia sa Pilipinas, may tendency ding tumaas yung galit or inis ng mga Chinese sa mga Pilipino. Kasi ganun talaga yan eh. It's a natural course of thing. So natatakot sila na baka una, pag-initan sila. Pangalawa is pahirapan sila ng mga boss nila. Pangatlo is baka pauwiin sila or tanggalin sila sa trabaho. May mga ganitong dynamics eh. At yung iba naman, okay naman ang mga boss nila, at yung iba naman, sinasabihan sila ng boss nila na yung presidente nyo, yung country nyo, ginagamit lang ng mga Amerikano. So, iba-iba yung kanilang hinaing, pero iisa lang ang punto. They are worried about the situation between China and the Philippines at yung gitgitan sa South China Sea ng dalawang bansa, na sila apektado bilang mga OFW, at hindi nila alam kung anong magiging katayuan nila in the long run kung patuloy ang gitgitan na yan at mag-i-escalate pa yan. So yung iba, hindi rin nila alam kung uuwi na sila ng Pilipinas for vacation kasi, or hindi na muna sila uuwi. At yung iba naman, natatakot na baka yung mga kababayan nila na taga-probinsya, mga taga-probinsya yan, iba-ibang probinsya ng Pilipinas eh, na mag-a-apply din sa papuntang Hong Kong at sa iba pang area ng mainland China, is matatanggap or hindi na makakapunta dahil nga baka maghigpit ang China. So may mga ganun, kasi take note, Hong Kong is a territory of the PRC. It's an autonomous region, but at the end of the day, it's part of the PRC. So ang control niyan overall nasa PRC, the government pa rin ng China. So may mga ganun na nakakalungkot, kasi hindi sila lumalapit sa akin nung nandun ako, na nagkukwento lang na normal kwento-kwento, na alam mo yung ginagawang light and joke. They're really crying. As in, like, makikita mo yung emotions, yung luha na tumutulo sa mga mata, na parang hindi ko alam kung anong sasabihin ko. So ako, ang sinasabi ko na lang na, okay, wag mag-alala, siguro hindi naman aabot tayo dyan. That's, you know, they're asking help and I don't even know how can I help. Really, I don't. I said,
Hindi ko alam kung paano kayo tutulungan concretely, pero ako, sabi ko, gagamitin ko ang aking kakayahan sa pagsasalita at pag-i-educate sa ating mga Pilipino at pananawagan sa ating gobyerno na alam nyo yun, de-escalate the tension in the South China Sea because it impacts our OFW in mainland China. It may impact. Hindi, wala pa naman nangyayari so far. Yun lang maganda. Pero pag hindi yan nag-escalate at patuloy yan mag-escalate, iba ka nga naman. Yung mga pangangamba ng mga OFW nating kababayan sa Hong Kong at sa mainland, eh magkatotoo at hindi naman, wag naman sana. Pero so far naman, may magandang balita, Admar at saka MJ. Kasi ngayong araw na to, para lang masegue ko at maibalita ko rin sa ating mga kababayan, na sana nga maging successful ito at sana nga mag umurong ang kumbaga umusad ang diplomasya para ma-de-escalate ang tension sa South China Sea na gitgitan between Philippines and China, yung tinatawag nating bilateral consultation mechanism or BCM ay nangyari ngayon sa Manila July 2. So na-convenient between China and the Philippines, ang I think Deputy Foreign Minister ng China dumating, si Lazaro ang kaharap niya, at may mga napag-usapan, at isa sa mga pag-usapan niya na medyo positive naman, sana magtuloy-tuloy, is parang they are committed to dialogue at saka negotiations sa pagde-de-escalate ng tension sa South China Sea. At ang sinasabi nga, both sides agreed that continued dialogue on the basis of mutual respect as two equal sovereign state facilitates peace and stability at sea and committed to having the 10th BCM. So after ng ito 9th BCM to BCM, may susunod na 10th. So ibig sabihin may pag-uusap pang magaganap and hopefully mangyari ngayon. So ito naman ay positive news na sana ito yung tinatawag nating diplomasya. Ito yun, yung pag-uusap at saka negotiation. Na sana ito yung umiral at hindi umiral yung belligerent na approach dyan sa South China Sea ng current government vis-a-vis China. At sana bigyan nila ng diin na ang DFA ang gumalaw para ma-de-escalate ang tension. Sana yung ibang sangay ng ating gobyerno tulad ng AFP, ng tulad ng DND, si Gibo, si Tarela, ay tumahimik na muna. Hayaan natin ang DFA gawin nilang trabaho nila. At ang mga diplomats natin ang makipag-usap sa mga counterparts nila sa China kasi through diplomacy, kasi baka ito talaga ang way para magkaroon ng ma-maintain natin ang peace and security dyan sa South China Sea at ang relationship, diplomatic relationship ng Philippines sa China ay medyo from a very negative na aspeto maging medyo maging positive siya. And then siguro through this, yung mga pangangamba ng ating mga OFW sa Hong Kong at sa mainland China ay maiibsan. At on the other hand, yung problema ng ating mga kababayan na nangingisda dyan sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc ay ma-address naman. Kasi at the end of the day, ang kawawa kasi dyan is ang mga fisher folks. Hindi sila makapangisda eh. Ang way to that para magkaroon ng solusyon dyan is through talks and negotiation. And that is through the BCM, ang tinatawag mong bilateral consultation mechanism. Pwedeng pag-usapan nyo yan ng dalawang panig. So hopefully, yung diplomacy na to eh magtuloy-tuloy at hayaan ng DFA na gumalaw, tahimik muna ang ibang sangay na nagpapagulo sa usapan. Alam mo na kung sino sila, like you know, si Tarela, si Gibo, tumahimik muna sila. Hayaan nila yung DFA ang gumalaw para hindi magulo at magkaroon ng direksyon kung paano natin i-resolve or ma-maintain ang o ma-de-escalate ang tension dyan sa South China Sea at mag-resume ang diplomasya at negosasyon between the two countries. Sana. Opo. Prof. Daghang salamat. Maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong gabi. Sa ulitin po, ingat po kayo.